sayangin yung oras. So bakit yung puntong yon? It's the same cheating. It's the same guy. But yung first and second, you let it pass. Pero yung third, yun na yung ano, last straw na no more. Bakit? Parang nung una po kasi naghalo-halo na eh. Siyempre, hindi lang naman po cheating. May problema rin sa relationship namin na nag-aaway pati. Tapos, andun na sa point na hindi niya ako nasusupport sa mga gusto kong gawin sa life ko. Kasi parang napag-usapan na namin na ganito yung magiging life natin, ganyan in the near future. Kasi parang nakita ko po sa kanya nun is boyfriend material. And then parang dumating na dun sa parang gusto mo na siyang maging talagang pangmatagalan, ganun. Kaso hindi po yun yung naging edad. Pero feeling mo na pinahal ka niya ng totoo? Opo, pinahal naman niya ako. Pero sabi nga is, possible yun? Nung possible naman. Niloloko ka ng taong mahal kang totoo? Napaisip din po ako noon na parang bakit ako laging lolokohin ng tao kung mahal ba talaga. Kung lalo na kung paulit-ulit ha. Totoo. Kasi di ba minsan yung laging sinasabi, yung kahinaan ng pagkatao mo, minsan sasablay ka eh. Pero from that sablay, babangon ka, babaguhin mo lahat, tapos magpapakatino. Pero kung paulit-ulit, kung cycle, vicious cycle, tapos parang choice niya talaga yung ginagawa niya. Oo. So, pero feeling mo pa rin naman na minahal ka niya. Opo, minahal naman daw mo niya. Totoo ba? Minahal mo ba siya, Dre? Yes po. Nakilala ko po siya sa parents ko. Mas close niya po yung parents ko kasi sa akin. O, eh, ba't mo na lang siya pinajowa sa tatay mo? Mas close naman pala siya. Pwede. Pero, posible yon yung nag-cheat ka ng paulit-ulit pero mahal mo siya? For me, depende pa rin po eh. Pero sa'yo, para sa akin po. Kung sa nangyari sa'yo? Para sa akin po, yes po. Ang nangyari lang po is, napaka-immature lang po. Bali, mag-aaway po kami, pero yung sagot ko is, maghanap ng comfort sa iba. Mm-hmm. So, hindi po valid na sabihin mong mahal mo yung tao habang niloloko mo. Pero para sa akin po, siguro maling taon lang. Kung ngayon siguro, no. Maling tao ka pa noon, mahinang tao ka pa noon. Diba? Mag-ganun mo tayong era eh. Yung first bugok era natin noong mga panahon yan. Ang bugok ko talaga. Sablay ko, diba? Kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Or yung mga naisip mo, hindi mo pinag-iisipan ng maayos. Pag naisip mo na gagawin mo agad. Oo. Hindi mo na iniisip, may masamang epekto ba to sa'yo, sa relasyon nyo. Parang nung bata ako, may nabasa akong ganyan. Parang ang buti na tandaan mo pa, ang tagal. Grabe! Sa dami ng mga pinagdaanan mo. Grabe na yung sakin. Pagsubok ka dyan. Parang naaalala ko pa. Parang may kilala kasi akong ganyan. Parang ang tawag niya dyan ay Don Juan Syndrome. Parang si Don Juan, meron siyang isang tinatangi at natatanging mahal na mahal talaga. Pero pagka meron siyang needs, kunyari, kagaya noon, may kachat lang, meron siyang isang babaeng alam na pag tinawagan niya, siya yun. Pag meron sa gantong need, ito yun, si ganito. Pero at the end of the day, parang si kung sino yung tinatangi at mahal na mahal ni Don Juan, doon siya, parang ganun. May mga ganyan, depende sa kultura. Depende rin. Diba? Sa relihiyon. Yes. May mga ganyan na ano yan, acceptable yan sa kanilang kultura at saka sa psychology kanilang ko siya nabasa. Parang ganung Don Juan. Nung nawala kayo ni Antoinette, may time na hindi ka na rin nakakatulog. Umiyak po. Umiyak ka? Nagsisi ka? Kasi after namin maghiwalay, siyempre ako, kampante pa rin. After 1 week, wala pa rin paramdam. So pumunta ako sa kanila. Then, nakausap ko yung mama niya. At ang sabi ng mama niya, wala na po siya. Yun po yung time na nag-indang na po siya para sa college. Lumipat na ng eskwelahan. Yes po. Umalis bali, na that time po is grade 12 po ako. Siya college na po. Graduate na po siya ng senior high. So, lumipat po siya ng school. Then, hindi ko po alam na kung kailan. Tapos, pagpunta ko po sa kanila, sabi po ng parents niya na wala na po siya. So, umuwi po akong wala. Hindi mo inakalang tototohanin na niya this time. Nawala yung nakasanayan niya. Yeah.